Pagdating sa organic farming, malaki raw ang makukuhang benepisyo kung gagawin ito sa mga bundok o matataas na lugar. Kaya naman dito sa Heavenbound Eco Farm, ang kanilang farm layout at farm management, ibinabagay nila sa upland farming techniques. Lalo na dito sa perennial crop, mas maganda siya sa upland. Kasi considering na marami tayong maitatanim kaysa doon sa flat. Kasi kung sa mga upland kaya nito, pwede natin madikit-dikit yung planting, di ba? Gayunman, marami rin daw challenges ang upland farming. Isa na rito ang road network o accessibility ng farm para sa iba't ibang transportasyon. Kita ko yung first namin na harvesting sa fruits, talagang madugo dahil halos ubusin ng tao yung oras sa pag-aalsalan ng crates. So ginawa nga namin ngayon, yung bundok, kinontor namin, so yung planting namin along the road. Kailangan talaga, establish talaga natin yung road network before sa planting. Kasi mahirapan tayo doon sa, lalo na pagdating ng mag-apply tayo ng mga fertilizer, yung maghati tayo ng output, tapos maghakot ng production. So pag hindi naka-establish yung roads, talagang mahirap magastos. Paano nyo ginagawa ng paraan yung supply ng tubig para yung kailangan biligan, bidiligan nyo? Nag-order kami doon sa Israel ng GNAP, yung malaking tank. May laman na 200,000 liters. Tapos nagawa kami ng dam, submersible, paket sa taas. Pero malaki man daw ang gasto sa simula, mas malaki naman daw ang impact nito sa mga pananim. Dito sa Heavenbound, yung mga malalaki na halaman na established na, wala na yung problema mo siya? Wala na po. Yung medyo lang talaga yung mga newly planted po. Talagang close monitor talaga po yun. 3 to 5 days na walang ulan talaga, talagang dilig talaga po tayo. Pero pag malalaki na, kahit isang buwan na walang ulan, okay lang, survive pa rin po yun kasi naka-establish na yung roots niya sa lalim. Organic farming, mahirap pero challenging at saka talagang sustainable talaga. Nakikita ko kasi yung comparison na yung organic saka hindi organic. Pag hindi tayo gumamit ng organic, nalalaspag talaga yung lupa at saka yung tanim. At ang maganda ho rito, yung sistema niyo na management ng Heavenbound ay talagang walang basura, nare-recycle lahat. Opo. Regarding sa basura, hindi masyado kami dito dahil nga yung organic kami. Yung wala tayong mga empty bottles ng mga pesticide kasi yun talagang medyo critical. Di ba yung pwede namin ipaprush na gagawin namin organic. Gaya ng pag-harvest namin ng saging, yung banana, yung stalk niya, yung katawan niya, is-raid namin yun. Pakain namin doon sa vermi namin, yung vermi. Yung iba, i-mix namin doon sa rapid composting po namin. Yung mga dahon na, halimbawa, yung nagwawalis dyan, ni-imbak namin, tapos kukunin namin yan. Lagay rin namin, is-raid pa rin, tapos ihalo doon sa rapid composting po. Ano po yung may papayin sa mga farmer na gusto magsimula ng talagang honest na isang organic farm? Mahirap kasi pag lalo na yung magpa-practice ka ng organic way, mahirap yun kung hindi mo partner si Lord. Palagi kang matitempt, di ba? Pira-pira talaga eh. Pero siyempre, kung si Lord yung partner mo, siyempre sabi niya, yung lahat na binigay niya sa atin, dapat alagaan natin, hindi natin abusuin.